Welcome sa Clairvance Channel, mga katiktik. Ngayon, meron tayong aayusin na Huawei Y9 Prime 2019. So ito yung problema niya, mga katiktik. O, itong camera na to is wala na po, blackout na po, mga katiktik. At hindi po siya mababak kasi ang program niya, mga katiktik, pag hindi nagbaback yung nag-open yung front cam, pati na din yung likod, hindi mo may switch. Kaya ano pang hinihintay natin? Binabacklash ko na, mga katiktik, ang tornilyo sa likod. At syempre, unahin natin itong lock sa flex. Tanggalin natin yung lock sa flex, mga katiktik. Yan. Lipat natin to. Tapos, next natin, mga katiktik, is tatanggalin na ang flex. At syempre, mga katiktik, pagkatanggal ng flex, kailangan natin itesting ang bago nating camera. Ito, titesting natin muna, mga katiktik, bago natin tuluyang baklasin ang buong camera ng phone o ipalit doon sa mismong loob, mga katiktik. So yun, testing muna natin yung bagong camera kung magpapunction na ba, mga katiktik. So open lang natin ang ating phone at i-wait natin kung meron na ba siyang camera, kasi sayang naman ang effort kapag di natin i-testing. So testing muna natin ang bagong camera natin, mga katiktik. Tingnan natin kung may display na po siya, kasi kanina blackout po siya, mga katiktik. So dinadirect natin sa flex, mga katiktik. Ayan. So nagpa-function po ang bagong camera. So ang gagawin na lang natin, mga katiktik, is i-transfer natin doon sa loob, mga katiktik. So babaklasin na natin, turn off natin ulit ang ating phone at tanggalin natin ang mismong camera. So take note, mga katiktik, unahin nyo lagi pag backlash o pag remove ang battery dyan sa battery terminal, kasi delikado pag hindi nyo inuna yung battery, baka mag-short pa yung phone. So yun, mga katiktik, tanggalin natin tong mismong board ng cellphone para hindi tayo mahahassle dito, mga katiktik. At yung tornilyo dito sa taas, dalawa, at pati yung sa gilid dyan, mga katiktik, tatanggalin natin. So itabi lang natin yan, yung dalawang tornilyo. Yan, itatabi lang natin, kay mamaya ibabalik din natin yan pagkatapos natin maibalik o mapalitan ang camera. So ito, mga katiktik, ito may tornilyo sa gitna. Ito talagang pinaka-importante dito. Mamaya papakita ko yung, mga katiktik. Unahin muna natin yung sa gilid, yung dalawang maliit na screw na nasa gilid, yan ang unahin natin. At ito yan, mga katiktik, yung nasa gitna, yan o, makita mo may cover pa na itim. Ganyan talaga pag bago pa, hindi pa nababaklas. So ako pa ang nagbaklas dito, una-unang nagbaklas, mga katiktik. Ito kasing tornilyo na to, ito yung guide ng camera, mga katiktik, para mag up and down siya, mga katiktik, sliding. So kaya meron siyang tornilyo dyan at saka lock. So itabi lang natin yan. At syempre, iangat natin tong parang bakal para makuha na natin yung camera. Slide lang, angat lang natin, mga katiktik, at i-slide natin pataas ang camera para makuha natin. At ito na yung camera, mga katiktik. Yan, kailangan natin baklasin para ipasok to sa loob. Ito yung ating bagong camera na gumagana. Ito kasing luma niya is hindi na gumagana. Ginamitan natin siya ng hot air para lumambot yung dikit niya. Naka 220 lang po yung hangin, baka masyadong mainit at matunaw pa yung plastic. Plastic lang po yan, mga katiktik, hindi yan glass. Kaya dapat 220 lang at katamtaman lang ang init para malumambot lang yung pandikit niya, mga katiktik. Ayan. So kukuhanin natin siya, dahan-dahan lang, huwag hawakan ang gitna, mga katiktik, baka lumabo yung camera kapag nahawakan nyo yung gitna na portion. So yun, may pandikit siya. So make sure, mga katiktik, tanggalin mong lahat ng pandikit at ingatan mong mahawakan ang gitna ng lens. Yan. Kasi yun yung magsisilbing cover ng ating camera. So make sure lang talaga na matanggal mo lahat ng pandikit, kasi pag hindi, bubukol po yan mamaya. Kaya kailangan talaga i-remove lahat ng pandikit na nandoon para pag dikit natin mamaya, plain pa rin po siya, hindi siya aangat. So yun, mga katiktik, tanggalin mo lang yung parang pula at itong lock sa ilalim. Itong pula na nakalak sa ilalim, mga katiktik. Hugutin mo lang, gamit ka lang ng tweezer. Yan, pag natanggal mo na, mga katiktik, siyempre, tabi mo at ingatan mong mawala yan. Kasi pag nawala yan, ako, lilikot yung camera. Lock po kasi yan ang camera, mga katiktik. At hugutin mo na ang camera. Yan, nahugot na natin. At siyempre, isasalpak natin tong bago. So, ganyan lang ka-easy, mga katiktik. Easy lang yan, easy. Yan. So, sundan mo lang ng maigi, mga katiktik, at hindi ka talaga malilito dito. Ayan, pag naibalik mo na yung camera, ibalik mo muna yung red na pula, mga katiktik. Yung pula, mga katiktik, syempre yung may cover pa yung camera natin, tanggalin natin to. Ito yung nagsisilbing protector ng ating camera na bago, no? So mali-mali pa yung pagkasabi ko. So ibalik natin itong pula.
At pag naibalik na natin to, siyempre, kailangan natin ng dikit at ibalik natin muna yung glass bago natin lagyan ng lock yung camera niya, mga katiktik, no, sa ilalim. So lapag muna natin at lagyan natin siya ng pandikit, mga katiktik. So konti lang pandikit, huwag masyadong marami, baka pumunta pa sa gitna. Dapat konting-konti lang, mga katiktik, sa gilid lang, mga katiktik, ilalagay yung pandikit natin. Ayan, at ilagay na natin yung glass at make sure, mga katiktik, na malinis yung glass, mga katiktik, at walang nakaharang sa gitna. Ayan, tulad niya, no, linis pa rin, mga katiktik. At ilagay na natin yung lock na tinanggal natin kanina para hindi umurong yung camera kung mag-slide na po siya. Yan po yung purpose ng guma na yan, kaya kailangan hindi mawala yan, mga katiktik. So pag na-lock na natin yan, next step is ibabalik na natin yan. So bago yan, ito yung ano niya, mga katiktik, yung luma niya na camera. Ang luma kasi na camera, mga katiktik, ganyan talaga ang sakit kapag nag-slide yung camera. Minsan di natin makikita yung punit, napuputol yan sa katagalan. Kaka-slide niya, mga katiktik, napuputol po ang flex. So nagkakaroon ng lamat kung tawagin. So babalik na natin, mga katiktik, at pati yung board at para matisting. So unahin natin pagbalik itong nasa gitna, mga katiktik, no, yung tornilyo na nasa gitna naghahawak sa camera. And then isusunod na natin yung ibang tornilyo na nasa gilid at syempre yung ating motherboard ng ating Huawei Y9 Prime 2019. So ibalik mo lang lahat, pati yung flex, mga katiktik, at syempre yung lock niya, mga katiktik, sa flex ng camera. Yun, kailangan natin ibalik yan, mga katiktik, para yung flex niya is maayos po na mailagay. So yun, at hindi kumakawala masyado sa loob. Kumbaga, yun ang guide niya, mga katiktik, guide ng flex. Yan, para hindi masyadong bumabaluktot ang ating flex doon sa loob. At syempre, kailangan na natin tornilyuhan lahat yan, pati sa taas, mga katiktik. Ibalik na natin lahat ng tornilyo. At pag naibalik na natin, isa pang testing, mga katiktik. Yan, testing muna natin. On natin. Tingnan natin kung gumagana pa ba. Pero na-testing na natin yan. Siyempre, kailangan lang natin isigurado, mga katiktik, na gumagana na ba talaga ang camera. So, yun. Tingnan natin sa front. So, yan, mga katiktik, gumagana na po talaga. Ang kulang na lang is yung cover na lang sa likod. So, yan, maraming salamat, mga katiktik, sa panonood, no, at sana nakatulong tong video na to o isang guide, mga katiktik, sa inyo. At syempre, huwag mo kalimutan i-like at syempre mag-subscribe na rin sa aking channel. Maraming salamat. Ibabalik ko lang, mga katiktik, yung back cover niya, mga katiktik, tornilyo, at syempre testing ulit pagkatapos matornilyo. Ayan, ganyan po yung ginagawa. Kailangan po talagang i-try para hindi tayo sumablay. Try lang ng try, mga katiktik. So yun, functionable na po lahat. At next natin gawin is dikitan naman natin yung pinakalikod niya, mga katiktik. Lagyan natin ng adhesive. Yan, para ma-fix na. So yun, tapos na ang ating video, mga katiktik. Hanggang sa susunod ko na mga tutorial, no. Bye-bye sa inyo. At shout out na lang sa lahat ng mga viewers ko, na mga konti kong viewers. Shout out sa inyo ng marami. Kahit 10 lang kayo o 20, masaya na ako dyan, mga katiktik. Lalo na sa mga nag-like. God bless sa inyo. Bye-bye.